Hi Libra, welcome pa sa ating channel at ito ang inyong Daily Gabay Tarot Reading for October 25, 2024. Please be reminded kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi channel reading po ito. This is for you Libra ngayong October 25, 2024. This is for you Libra ngayong October 25, 2024. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang sa mga hindi po nag-subscribe. Subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gusto magpa-reading dyan, may lumabas dyan sa screen nyo ngayon. Panoorin nyo po at sundin ang instruction. Calling the attention. Sa mga suki ko dito na Libra, open na po inyong Monthly Gabay Tarot reading for November 2024. May 6 months from now reading tayo at love life reading po. So message me Libra for schedule. Maraming salamat po. Spirits Guide, mga ganap po para kay Libra ngayong October 25, 2024. I need 3 cards po. Libra. Para kay Libra. Spirits Guide, mga mensahe po para kay Libra ngayong October 25, 2024. I need 2 cards po. Okay. Libra. Ngayong October 25, 2024. Stop overthinking. Stop overanalyzing. Worried ka dito, stress. Okay. Kailangan yung ma-stop talaga tong overthinking na ito, Libra. Oo, baka ma-trigger kasi ang depression. Basta may stress dito at nagkaroon ng anxiety. Help yourself, okay? You should stop overthinking kasi overthinking, madedrain yung energy mo yan. Okay? So, nakakasama sa'yo. So, tulungan nyo po yung sarili nyo. Tapos, overthinking can steal your happiness and opportunities. Okay? How to stop overthinking. So, yung paulit-ulit na lang mong iniisip, o paulit-ulit na iniisip na problema, bigyan nyo po ng solusyon. Kung hindi pa kaya, then change the channel. And i-search nyo sa Google na mindfulness skills and time for reflection. Kasi isa dyan, silang dalawa, makatulong sa pag-stop ng overthinking na yan. If stress ako, ginagamit ko yung time for reflection. Ano bang dahilan na nagkaganito ako? Sinusuri ko. Kung mahilig kayo sa journal, then write down all your thoughts, feelings, na lahat-lahat. Lahat. Parang masuri mo, bakit ako nagkaganito? Baka may kailangan ibago. Kailangan ng pagbabago sa sarili. Baka kailangan may tanggapin. Actually, itong overthinking na ito, most of it is kailangan pagtanggap sa mga nangyari. Pagtanggap sa pag-uugali ng isang tao na hindi mo makontrol. Pwedeng ganun.
pagtanggap sa isang sitwasyon na nangyari na eh, syempre, hindi natin makontrol. Okay? And self-love. Yan. Practice self-love. Love yourself more. Eh, mas ibis job, mahal ko naman yung sarili ko. Kung mahal mo ang sarili mo, hindi mo deserve na magkaroon ng ganitong overthinking na ito. Hindi mo deserve na hindi magiging happy. Huwag niyong hayaan na maging yung mga maubos yung energy mo nang dahil sa isang sitwasyon na hindi niyo makontrol. Nang dahil sa pag-uugali na hindi niyo makontrol. Andiyan na yan eh. So give solution. Yung ang priority mo is to have ano, yung magkaroon ng pagbalanse sa inyong emotion. Mental health to eh. Isipin nyo yung ano, good for you. Mm. So you should stop overthinking na ito. Time for reflection. I advise time for reflection also. Agree ako sa sinabi ng cards. Na time for reflection, ganun. Kasi, andyan na yung pahinga. Ma-realize mo din, awakening. Ma-surrender mo yung worries mo kay God. At humingi ka ng divine assistance. Magkapaghinga ka na yan eh. Mm. Yung andyan yung wisdom, andyan yung pahinga, mara-energize ka niyan. Mm. May solusyon pa. Mm. Basta siguraduhin nyo na magiging okay kayo. Mm. Kung hindi nyo makontrol yung mga bagay-bagay dyan, eh, let go muna. Mm. Isipin nyo na deserve mo maging happy, Libra. Okay, kasi may siguro nag-overthink ka kasi may nalaman kang sikreto mula sa isang tao. Mm, may nakita ko dito na may nalaman kayo sikreto. And pwede din nagsaliksik kayo, nag-stalk kayo sa social media at may nalaman kayo. Pwede ganun. Pwede din nag-self-study kayo ngayon. Nag-self-study para may learnings, knowledge. Mm, may makuhang learnings, knowledge. Literal na nagbabasa ng libro or document, module, ganon, Libra. And may nakita ko dito ang disconnection sa isang tao. Okay? At ingatan din yung mga bagay-bagay dyan na importante sa iyo. Kasi may loss ako nakita dito. Like for example, money. Nagasta, nawala, kinuha, na-damage, ganon. Ingat talaga. May nakita rin ako dito ng isang tao na naninira sa iyo. Dalawang card na po kasi nagsabi dito na may worried, sobrang worried mo, stress ka. Anong unang gawin, Libra? Magpahinga. Deserve mong magpahinga, mag-relax, maging kalma. Mm, assignment nyo yan, no? Mag-connect kayo sa inyong intuition. Tapos mag-meditate kayo. Magpahinga talaga. Mm, eras yun yung sarili nyo. Kung kulang kayo ng tulog, then matulog ng maayos. Help yourself. Okay? Don't worry, may pagbabago dito. Transformation na parating sa inyo. Basta magkaroon lang ng pagtanggap sa mga nangyari. At pag-let go sa old emotions. Old emotion is nangyari sa nakaraan na hindi mo lubusan ng tanggap, worried ka, stress ka, ganun. Kailangan mo i-let go yan para magkaroon ng transformation. Diyan na kasi mapasok yung transformation eh, yung pagbabago. Yung opportunities, diyan din yung pumasok. Diyan yun, darating yan, after nitong magkakaroon ng pag-let go, pag-embrace sa mga nangyari, pag-let go sa mga old emotions, sa mga nangyari na yan, tapos kunin mo lang yung learnings mo sa past journey mo, tapos move forward. Magkakaroon yan ng, by moving forward, magkakaroon ng healing process yan. Healing is not an instant na mawala talaga. Process yan eh. So at least sisimulan mo na ngayon, Libra. And habang nagkaroon ng healing process, magkakaroon ng transformation. Matatanggap mo yung pagbabago. A fresh new way of living emerge. And, see? Your light is shining brightly. Huwag kayo mag-alala kung napanghinaan kayo ng loob. Kailangan nyo lang i-let go ito para magkaroon ng transformation. And malapit mo lang maabot yung destination mo, yung goal mo sa buhay. Your light is shining brightly. Nasa tamang right path po daw kayo. Sabi ng card. Ang daming mensahe. Kay Earth Signs ngayon, Gemini, Libra.
Oo, tingnan natin mamaya kay Aquarius. Spirits guide, energy po ni Libra. Ay, October 25, 2024. Help yourself, ha, Libra. October 25, 2024. And the clarification of this card po. Parang Libra yung kausap ko kanina. Oo, nag-message siya sa akin after reading ko sa kanya. Na humingi siya ng advice kung bakit daw nagkaroon siya ng ganitong, yung paulit-ulit na nangyari sa kanyang love life. Sabi ko na, baka kailangan na may i-let go ka, ibago sa inyong sarili. Like, for example, inaabuso ka, tapos bakit ka inaabuso? Bakit ka pumayag na abusuhin ka? So put limit yourself, put boundaries, and isipin niyo na mabuti, kasi kung hayaan mo, abusuhin ka talaga. So learn to let go, put boundaries, and limit yourself. Yun na. Natuwa naman ako sa response niya na aminado naman siya na parang inaallow siya, nasaktan siya ng tao, ganun. So, I hope na, kasi mag-time for reflection, sinabihan ko rin siya na mag-time for reflection. Kasi kailangan niya, kasi yung energy niya is very pagod. Pagod sa kakaisip. Pwede din sa trabaho kasi sobrang busy din niya sa trabaho. Okay? So, yun. Proceed tayo. Sa mga may oras dyan, kung gusto niyo po, ha, Libra, panoorin niyo po yung last 4 days kabay tarot reading niyo po. Like for example, napanood niyo ito ngayong October 25, 2024. Panoorin niyo po yung 24, 23, 22, 21. Yung sunod-sunod na date po. Kung may narinig or may nakita kayong repeating message, meaning to say, pinupush ng cards niyo yan na kailangan niyong bigyan ng attention. Kung maaari po, bigyan niyo po ng solusyon at aksyon. Remember, at the end of the day, Libra, alam mo na ikaw lang taong may kakayahan at responsable na gumawa ng sarili mong katotohanan at kinabukasan. Okay, ano pa? So what's your energy? Nagmuni-muni ka ngayon. Pero mag-ingat sa pagmuni-muni, ha, kasi nakikita kong overthinking nyo dito. Overthinking, oo. Nag-iisip ka eh, sa sobrang pag-iisip mo to, yun, na-worried ka. Kaya nga may minsan nag-advise ang cards niya dito na sa lahat, ha, na kung nakita ko, sunod-sunod na yung pag-iisip niya. Pero wala pa naman ako nakita na nag-overthink na siya. So sinabihan siya ng card na don't hesitate too long kasi mag-overthink ka talaga niyan. Malilito ka na kung ano yung decision mo. Baka applicable dito sa ngayong araw na ito, okay? So, don't hesitate too long. Nag-iisip ka dito, nagmumuni ka sa pangarap mo sa buhay. Nag-iisip ka ng mga desires mo sa buhay. Marami kayong ideas. Marami kayong ideas. You're inspired here. Nagpaplano ka ng dagdag investment para magkaroon financial growth. Mas lumaki yung pangarap mo sa inyong buhay. Pwede din mas lumaki yung pangarap mo sa inyong buhay pag-ibig. Nagpaplano ka na mag-to-level up. Pwede sa career and money to hat sa love life nyo. Sobrang busy nyo sa kakaisip ngayon. Marami kayong ideas. Pinagigihan mo ng mabuti na alagaan yung trabaho mo, yung posisyon mo, yung relasyon mo, yung sarili mo, para magkaroon ng personal growth. Puro plano dito, and contemplation, pagmuni-muni. Pero, yun lang, reminder lang po ng cards nyo na kailangan yung wag magpasobra. Kasi ang sobra is nakakasama na yan sa inyo. Okay? And nakita ko rin dito na, huwag kayong ma-pressure. Pressured kayo dito, Exhausted. Ito na. So, tatlong card na nagsabi dito na exhausted ka, pressured ka. Tapusin nyo po daw yung mga gawain nyo. Huwag po daw kayong mag-stop. Okay. Pinipressure mo yung sarili mo para magtagumpay. Kung naging perfectionist ka, kaya na-burnout ka.
Ang sabi ng card dito, subukan mo lamang kunin ang anumang maari mong kunin. Yung one at a time lang, huwag kayong mag-say yes kung hindi naman akma sa inyong schedule. Basta, ang solution dito, time management. Kasi exhausted, burnout ka na eh. And huwag kayong magpa-apekto sa intriga. Kasi may naninira sa inyo, di ba, right? Oo. May naninira din sa inyo dito. So, huwag kayong magpa-apekto sa intriga. As long naniniwala kayo sa inyong sarili, yun na yun. As long na wala kayong inaabusong tao. Di ba? Why ma-worry? Di ba? So, mag-ingat din kayo sa taong manloko. Andito rin siya. Andito siya and andito rin siya. Mag-ingat kayo, ha, sa taong manloko. Spirits Guide, Career and Money po ni Libra ngayong October 25, 2024. Ang daming mensahe. Kanina pa to eh, kay Gemini. At sa'yo naman, Libra. Tingnan natin mamaya kay Aquarius. And the clarification of this card po, time management ay kailangan o pinupush talaga ng cards nyo dito. Isa-isa lang po. Huwag niyong pahirapan yung sarili niyo. Kakampi niya po yung sarili niyo. Anong tawag nito? Nakikita ko rin dito na... dalawang card na nagsabi dito na may nagsiselos. May insecure sa inyo. Mahilig siyang mamanipula. Like for example, nakabuo ka na ng ideas, sinare mo sa kanya yung ideas mo. Tapos, hindi yan walang potential yan na mag-succeed. You know? Walang potential yan na magwagi yan. Ganun. Yung, anong tawag nito? Parating nagtumanggi, parating nega. Ganun. So, kung pwede po, awasan nyo lang. Mag-ingat sa pag-share ng ideas, mga naranasan mo sa buhay sa ibang tao. Like nito, sinare mo sa kanya, minamanipulan niya. Yung hanggang sa malito ka na. So, umiwas kayo sa kanya. Dalawang card na hanag sa, I know, tatlong card na nagsabi dito. Believe in yourself, sabi pa ko ng card dito. At makinig kayo sa inyong intuition. Assignment nyo yan, ha. Kung hindi nyo alam kung paano mag-connect sa inyong intuition, i-search nyo sa Google. Kasi maraming paraan po yan. Redirect your energies. Kailangan nyo talaga magpahinga dito. Connect to yourself, listen to your intuition, and redirect your energies. Okay? It might be na I felt insecurity din eh. Ngayon, it might be naramdaman to ninyo ngayon na wala kayong enough time para sa inyong sarili sa pamilya. Puro na lang trabaho. May illusion talaga. May taong hindi totoo sa inyo. Mag-ingat talaga kayo, Libra. Sino ba to, Miss Jav? Connect ka nga sa inyong intuition. Malalaman mo yan eh. Sa pag-uugali pa lang yung nega. Sa lahat ng mga ideas mo, nega pa rin siya. Apat na card na po. Apat na card na po na dito na may nagmanipula sa inyo. Oh. Pero alam mo to eh. Pinupush kayo ng cards dito. Oh. Tatlong card na pinupush ng cards dito. Repeating message to. Na mag-connect kayo sa intuition. Kasi sa intuition, siya yung magsasabi kung ano yung next action mo. Siya yung magsasabi kung sino yung taong hindi totoo sa inyo. Parang hinahayaan mo na saktan siya. Pwede din na gusto mo mag-career change pero natatakot ka pa. Nabibigatan ka sa paggawa ng desisyon. Another message na naman. This is a repeating message. This card asks you to calm and balance. Pagbalanse talaga ay kailangan. Control yourself. Okay? Spirits Guide. Love, life, self-love, partnership, and romance ni Libra ngayong October 25, 2024. And the clarification of this card po.
Maraming salamat po sa patuloy na tiwala sa suporta sa ating channel. At maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. May lumabas dyan sa screen nyo ngayon. Panoorin nyo po. Kung gusto nyo po iyan, then follow instruction. Okay. Parang may ganap na third party, no? Yung tutol sa inyong relasyon, nakipag-compete sa iyo, pwedeng tutol sa inyo, tutol sa desisyon, pwedeng literal talaga na third party sa isang couple, di ba? Third party, tutol sa inyong desisyon, may manipula, so may third party concern, pero now, you're helping yourself na, nagkaroon na ng recovery. Yung nirelease mo lahat na pag-release dito, nagkaroon ng healing. You're healing yourself from a heartbreak. Letting go sa mga pain at masasakit na alaala. Oh, ang ganda nito ha. You're helping yourself. Libra. Letting go sa mga pain, masasakit na alaala. Kahit malungkot ka, give way ka talaga. You're helping yourself to free yourself. Ganon. Nag-move forward kayo for recovery and releasing a pain. This period of sorrow won't last forever. So look to the future with hope for new experiences. Huwag niyong dalhin yung heartbreak sa nakaraan sa present nyo. Kasi hindi yan nakabuti. If I were you, kunin mo lang yung learnings mo sa nakaraan. Para ma-beware na kayo. O iwasan nyo yung trauma na maulit-uli. Hindi naman yan maulit eh. Kung sa tao ito, hindi naman ibig sabihin na yung tao nasaktan, sinaktan ka. Ngayon, may bagong tao, sasaktan ka ulit. Be wiser. Kaya nga dito ang sabi ng be wiser. Kung ano kang pumili noon ng isang tao, ng isang sitwasyon, ibahin mo ngayon. Mas maging matalino ka. Okay? Parang mahinihintay kang isang tao na gumawa ng hakbang bago ka kumilos. Kailangan nyo ng mahabang pasensya dito at konkretong plano. Kasi may plano dito eh. Okay? So pagyamanin nyo yung blessings na binigay sa inyo. Libra, see you tomorrow. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.